Hello guys, magandang araw sa inyo. Meron tayong dito ang grounding tester. Ito guys, ginagamit ito para mag-test ng grounding rod, yung resistance ng grounding rod natin kung masado ba o hindi. Ngayon, may tatlong ano siya. Itong terminal niya, E, P at saka C. Ngayon, mayroong kable dito. Tatlo din. Color code tayo niyan. Color code E, grounding, earthing, tapos itong C sa red, high, tapos ito yung P, dilaw, tapos may grounding rod siya na dalawa yung maliliit. Ngayon ilalagay na natin to, yung red nasa red, color coding tayo, tapos yung dilaw nasa gitna yan, tapos yung ground natin ito ay nasa earth. Ngayon ito na yung mangyari. Halimbawa nasa side kayo, ito na yung grounding rod natin, rod number 1. Halimbawa lagyan natin, rod number 1 ito, number 2, number 3. Ngayon ito guys, ito yung earthing, dito nyo kakabit sa rod na ito yan, dito sa rod na ito. Halimbawa rod number 2, titestingin nyo yan. Ngayon, halimbawa nakakabit na ito dito sa rod number 2 natin, ito yung ground. Basta lagi yung ground, yung main dito lagi yan sa rod natin, na grounding rod na ibinao natin. Tapos ito guys, ito halimbawa ito yan, ilagay nyo sa pula, nakakunik ito sa dilaw. Dilaw, lagay natin sa dilaw, ipit nyo ng ganyan yan, agad dyan ganyan. Tapos ito yung red, dito ipit nyo rin to, agatin nyo rin dito guys. Ngayon pag naipit nyo na to, halimbawa ito na nakaipit na, ilagay natin ito, yung ito yung tester natin, ito yan. Halimbawa ito is ground, earth, tapos yellow, tapos red. Ito guys, ito yung earth, i-connect nyo dito yan, ito na sya, ito. Tapos ito yung red, dire-diretso yan guys hanggang sa maubos ito, ito hanggang sa maubos yan, diretso nyo dito sa lupa, lupa din yan. Ngayon itutusok nyo ito. Yan, halimbawa ito, itutusok nyo ito dito. Dito nyo itutusok. Tapos yung dilaw, yan, dyan lang yan. Ito yung dilaw yan, halimbawa may rod din ito. Itutusok nyo rin ito dito. Ngayon, mayroon isang ano, ito nakalagay 2,000 ohms, tapos 200 ohms, 20 ohms. Ito i-select nyo lang dito sa 20 ohms yan, ganyan ganyan lang yan. Halimbawa pag may reading na ganyan,
iwalas ang reading dahil ano, hindi naka ano sa lupa. Ito na ngayon magiging reading niya. Ito halimbawa, ilagay na halimbawa R1. Yung R1 is resistance 1. Testing nyo. Halimbawa nasulat yung na ito, yung pag-on nyo dito, yan, pag-on nyo ng ganyan, ito yung lumabas, CB99. Lilipat nyo naman ulit ito guys, ito dito, tanggalin nyo ito, ito steady lang ito, yung kulay red ito, red, yellow ito, yellow. Ngayon, ititesting naman ito dito. Ito ililipat nyo dito. Tanggalin yung rod nito. Ililipat nyo naman ulit dito. Halimbawa, itong 1. Dito yung ito. Dito nyo naman tinusok. Dito nyo naman tinusok ito. Ito, tinusok nyo naman dito. Ngayon, magre-reading naman ito ngayon siya ng... Ito naman yung resistant R-tubo. CB90. Ang halbo, yan ang lumabas. Pag CB90, susulat mo naman ngayon dito. Halbo, lumabas dito, CB90. 7.90, isusulat mo ngayon dito sa resistant number 2 mo. Ang resistant number 2 mo is 7.90. Ngayon, ang trigger na, lilipat mo naman ulit ito guys. Ito, ililipat mo lang ito. Ulit yung dilaw. Yellow naman, ilipat mo naman banda dito, tanggalin mo yung ito, yung rod, tusok mo naman ulit dito, yan, yan na naman ngayon yung resistant number, resistant R3 mo, halimbawa 7.80, ang lumabas dito, pag testing mo ng ganun, yan, 7.90, 7.80, yung lumabas, isasulat mo naman ulit yan guys, yan. Pero ito guys, yung earthing, ito yung earthing nya, nakasteady lang yan dito sa rod, sa main rod natin, yan, nakasteady lang yan. Ito yung rod natin, yung ano natin, yung grounding. Ito lang yung gagalawin nyo, yung dilaw ito. Ito yung dilaw na to. Ang rod nito, ililipat ko lang dito. Tapos, 1, 2, pang 3 ito, pang 3. Bali, ito yung R1 mo, resistant 1. Ito yung resistant 2 mo. Ito yung resistant 3 mo. Yan, pang 3. Bali, 3 points. Yan. Pero yung red, huwag mo lang galawin ito, dito. Naradiretso lang yan. Ito yung red natin. Naradiretso lang yan. Yan. Tutusok mo yan, ganyan. Ngayon ito na yung lalabas. Tapos pag nakuha mo na lahat, i-addition mo halimbawa 7.99 plus 7.90 plus 7.80, ito lalabas ngayon equals 23.69. tapos i-divide mo sa 3 yung kalalabasan. Yung kalalabasan is 7.89 ohms. Yan ang kalalabasan ngayon. Tapos ito na naman tayo ngayon sa ito yung tinatawag na sa ito yung reading natin, yung test natin. Ang ginawa natin ito, individual lang. Ito siya. Individual test resistance reading. Must be below 25 ohms yung kalalabasan nito. Yung individual, ibig sabihin ng individual, isa-isa lang muna. Bawat rod nyo, halimbawa naka-ano tayo dito. Sa rod natin. Rod 1, rod 2, rod 3. Yan ang individual natin. Tapos side view ito sa guys, side view ito, ano to, top view. Top view natin to. Tapos ngayon
Magano tayo ngayon, mag reading ng with per copper wire connected resistance must be 5 ohms. Ibig sabihin pag kinunik mo natin lahat ito yan, pag may copper na yung grounding ganyan, iba naman yung reading niya guys. Yan, nakaganyan yan. Tapos ito, halimbawa ito, diretso na to sa panel, ganyan. Yung grounding rod natin yan. Ito, panel na ito. Panel. Ganyan. Kailangan yung ano nito, pag kinunik mo na. Kinunik mo na ng ganito. Pa-delta. Diba, delta yung type ng grounding rod nyo. Dapat siya is 5 ohms lang ang lalabas. Below 5 ohms guys. Pag sumabra sa 5 ohms, ano naman yan, yung bagsak ang ano natin, grounding natin. Halimbawa 6 ohms. Bagsak po yan. Pag sa individual, 25 ohms ang ano, ang required. Ang bawat isa mong reading nito, yan ang required. Ito, halimbawa tinis mo ang isa nito, tsaka isa nito, isa nito, ito yung kalalabasan guys. Ito yung kalalabasan yun. Yan. E, naka ano tayo. 1, 2, 1, 2, 3 na rad. Ito, 1, 2, 3. Halimbawa, ito lumabas, ganyan lang. Halimbawa, yan ang lumabas is R2 R1 7.99 resistant 2 7.90 resistant 3 7.80. ito na yung kalalabasan nya, divide mo sa 3, 7.89. ibig sabihin, pasado yung grounding natin na sa individual reading. Ayan, nilagay ko grounding rod, individual test result. Ganun din ito, ayan, 5.64, 4.99 yung mga reading. Ibig sabihin, pasado to. Basta wag lang tumaas sa hanggang 25 ohms guys. Pero pag ano na, pag connected na sila, dapat yung reading mo is below 5 ohms lang guys. Ganun lang yun. Sana may na intindihan yung ano, yung paliwanag ko. Saka kung hindi nyo na intindihan, paki ano lang po sa comment section, sasagutin natin hanggang sa makayanan natin. Salamat sa panood guys. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroon. Hanggang sa muli. Paalam. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.